Abba Father, good morning, Holy Trinity. Maraming salamat, O Diyos. Muli, idako mo kami sa iyong presensya, Panginoon. At gabayan mo kami at naroon na iyong presensya na mag-aalab kami, O Diyos, habang nire-reveal lahat, dinideclare na sa pamagitan ko, Panginoon, na iyong mga salita, na ikaw ang manguna, ikaw ang tagapagturo at mag-guide para sa akin, Panginoon. I-bless mo po lahat ng mga witness, Panginoon, lahat na nanonood. Naway, mag-reveal sa kanila yung gusto na magandang resulta. Alam po namin, Panginoon, na dito ka, dito lang kami na makaka-witness ng magandang mga revelation na gusto namin marinig sa iyo, Panginoon. Alam namin na sa iyo lamang ang katotohanan, O Diyos. Gamitin mo po ako, Panginoon. At ikaw ang manguna, itago mo po ako sa iyong talikuran, O Diyos. At ikaw ang magturo, maggabay, at magbigay yan ng impluensya para sa amin, Panginoon. Naway lahat ng aming narinig, lahat ng aming nasasaysayan, Panginoon, ay amin pong magamit sa aming buhay Kristiyano at matanggap ka as a personal Lord and Savior, O Diyos. We entrust to you, Panginoon, maging sa aking sarili, O Diyos. Hindi ko po inaangat. Maging sa aking katalinuhan, Panginoon, bagkos ikaw lamang, Panginoon, ang mangunguna sa oras na ito, Panginoon. At we glorify your name. At pinasalamatan namin ito, O Diyos. In the name of Jesus, we pray at anak ng lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng amen at amen. Hallelujah. Amen. So, maraming salamat sa mga million-million viewers natin. Amen. At tutunghay natin ulit ating ibinababa na mensahe na ating Panginoon. Amen? So, good morning sa ating lahat ulit. Good morning dyan. So, kailangan no, gising na gising yung ating diwa, maging ating mga mata upang masaksihan natin, maging ating mga tenga, no? Ating pong pakinggan ulit ang mga salita natin, Diyos. Baka dito tayo makakuha ng mga solusyon na ating mga problema, di ba? Ating mga dinadalang mga trials sa buhay. Kasi bakit? Kung naalala po natin, no? Yung diniscuss ng ating punong pastor na si Coach Willie, ano yun? Crossover. Amen? Kung paano tayo tumawid sa sa ibang bayo ng ating mga dinadalang problema, no? Pangalawa, no? How to face the Jericho, no? The Wall of Jericho, no? Nating punong pastor din dito sa ating sektor, no? Ngayon, so tatanungin ko lang kayo, bakit ba nila, no, sinabi 'yon? O sino ba yung source, bakit nakatawid tayo, no? Bakit na sa dami-dami ng mga wall, mga nagba-block sa ating buhay, eh natagumpayan pa rin natin? Amen. So sino ba, no? Sino ba ang source o kanino ba tayo dapat, no, na umawak ng ating kapalaran o yung mga dreams natin? Amen. So sabi po sa texture, no, sa ating scripture. Amen. So pakibaba na lang diyan, Mel. Parang nag-freeze ata. Naka-on na po. Amen. Naka-on na po. So, sabi po doon sa book of Exodus, chapter 33, verse 14, the Lord replied, "My presence will go with you and I will give you rest." Amen. In short naman, sa Tagalog, no? Sumagot ang Panginoon, "Ako mismo ang sasama sa iyo at bibigyan kita ng kapahingahan." Kaya naman pala, no? Na natagumpayan natin. Lalo na po sa mga Kristiyano na po, alam na po nila to. Alam na po lahat ng mga membro po ng ating kongregasyon. Amen? So, hindi na po natin patatagalin pa. Amen? Tanong ko agad sa inyo, no? Sino nakakaalam yung the great leaders ng mga Hebrew? At siya po yung nagpalabas sa mga Israelite doon sa Ehipto. Amen! It's Moises, si Lolo Moises. Amen? Siya po yung the great leader ng mga Hebreo.
Kasi kung wala siya, hindi po tayo makakalabas sa pagiging slavery doon sa Egypto. Amen? And alam natin, we are like Moses. Amen? When led by God, we do not see God's face. Alam natin na si Moses, pautal-utal pa yun siya, natatakot pa. Sa dami-dami ng mga slavery sa Egypto, Lord, kayanin ko ba to? Malilid ko ba to? Ganun tayo eh. Amen? But is back, no? Alam natin na siya yung maggagabay, maglilid sa atin. Why is that, no? Bakit ganyan nating Panginoon? Hindi natin nakikita yung pagmumukha niya, pero nakikita natin na siya yung nangunguna sa atin. Amen? And we cannot see because we cannot see Him coming. Baka siguro hindi natin nararamdaman na nandyan lang ating Panginoon. Nandyan lamang siya sa ating presensya o sa ating paligid. And that's why, no, ito yung topic o mensahe natin ngayon. When God leads the way. Amen? Kaya yung nanonood dyan, baka ito na yung kasagutan na matagal mo nang pinapanalangin nung nakaraan pang taon, no? Bakit nawawalan ka ng landas? O baka nalilito ka sa iyong mga maraming landas? Ito na po yun. Sinasabi dito, no? In the scripture say, when we seek God's, no? Because we see na yun lamang yung ating sariling, no? Pananaw. Nakikita lang natin yung sarili nating kakayanahan. No? Kung bakit na nawawala tayo sa ating mga, siguro, na ating mga pangarap, yung gustuin natin sa ating buhay, umahon tayo sa hirap, no? Na magbalik doob sa ating Panginoon, na paano natin sisimulan, di ba? Amen? And alam naman natin na sa pagiging Kristiyano, hindi talaga mawawala yung pagiging pamahiin natin, yung mga superstitious belief. Baka siguro kasi dahil ako'y tamad, no? Dahil siguro na mga senaryo na nagbibigay sinyales sa atin na kailangan ko na siguro na magtrabaho, kailangan ko na siguro na tumayo sa aking comfort zone. Amen? At sinasabi na kailangan ko na ng sinyales o yung tinatawag na pag ako yung nagmamaneho, amen? Kailangan ko ng mga sign kung saan ako liliko, saan ako magle-left turn, amen? Saan yung mga important, no, na decision sa ating buhay, amen? At kailangan din natin na ito ay magagawa natin ng solusyon, amen? At yung solusyon na yun ay naaayon o naaayos sa ating buhay. Amen? At kailangan natin na isang ehemplo o isang tao na mag-lead sa atin patungo sa daan na naroon yung kapahingahan. Amen? So sinasabi na then we recall na we are shouting to God. Kasi bakit? Kasi hindi natin alam o yun na siguro yung end natin na Lord, ano ba yung buhay ko? Ano ba yung gusto mo para sa akin? Ngayon, bumabalik ka na sa Kanya. Dahil alam mo na yung katalinuhan mo, yung mga kayamanan mo, ay hindi magdadala sa'yo ng happiness sa iyong buhay. Oo, meron mga successful, pero hindi sapat talaga sa iyong buhay. No? Likas tayo na mga tao, eh. Ganyan tayo, nature natin yan. And we want na every time we face with a decision, we will have a heavenly teleprompter. O yung tinatawag na kailangan natin ng mga sensorize na dapat ito yung gawin ko para magiging sa ayon. Amen? O yung mga, tawag nito, yung mga decision natin na alam natin na hindi na pagbigay ng masagana sa atin. We sending us message, no, na in the cross of the road, tama ba itong ginagawa ko? Di ba? Kailangan ko siguro ng traffic enforcer para magsabi, oh Jeffrey, dito ka liliko, patungong heavenly o patungo bang hell. So, kailangan natin that
na we need to lead, oh, we need a man to lead the interesting sa ating buhay. Nakaka-interesado yung tipong interesado kita. Gusto kita na hindi mapariwara yung buhay mo. Gusto natin yung ganun, di ba? Na merong naggagabay sa atin. Amen? At gusto natin na yung tipong pagpupunta tayo ng eskwelahan, no? Merong mapa or merong tao na magsasabi, oh, dito yung cafeteria, dito yung library, no? Kasi bakit? Gusto natin yung smooth ang ating buhay. At hindi tayo na talaga nga mawawala sa ating landas o sa ating mga decision na ating kinukuha. Amen? And isa pa sa mga trabaho natin, na which job na kailangan, sang-ayon ba talaga yung kalooban ko dito? Ito ba yung nararapat para sa akin? Amen? So yan yung mga katanungan sa ating sarili na nagdadalawang isip tayo. Amen? And in each of us, no, na we need instant or example, no, God want us to show a sign para sa atin. Amen? At ready na ba tayo na mag-lead sa atin ating Panginoon to that instant sign na gusto mong mangyari? Amen? So, when God, no, lead our way, you become desperate for a sign. Kasi alam mo na yung Diyos ang magbibigay sa'yo ng daan. Amen? Yung nararapat na daan sa'yo, you become a desperate for a sign. Nagiging desperado ka na ngayon. Amen? At sino nga yung great leader ng mga Hebrews? Diba si Moses? Ngayon, sa scenario na to, no, meron tayong character na example, si Moises. Amen? Kasi alam naman natin na si Moises, siya yung nagdala, no, sa Ehipto na para makawala sa pagiging slavery, sa pagiging alipin. Amen? Sinabi doon, no, sa book of Exodus chapter 33 verses 12 to 13, Moises said to the Lord, "You have been telling me, lead these people, but you have not let me know whom you will send with me. You have said, I know you by name, and you have found favor with me." Ito yung pangungusap na ni Moises sa Panginoon, na kung saan, na sinasabi doon, na lagi siyang pinalahanan ng Panginoon. Subalit, no, hindi niya alam kung sinong makakasama niya. Oh, kasi sa dami ba naman ng tao doon sa Ehipto, di ba? Sa dami man ng tao doon, makakayanan kaya yon? Siguro mga 5,000 to 10,000 or hindi lamang ng mga slavery doon, di ba? So sinasabi doon sa 13 din, continue natin, "If you are pleased with me, teach me your ways so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people." Sinasabi din ni Moises dito na kung ikay nalulugod sa akin, Panginoon, di ba? Kung ikay nalulood at totoo kang Diyos sa akin, turuan niyo ako na sa inyong kapamaraanan na makilala ko kayo at matuwa sa akin yung mga taong ito. Amen? Kasi sa dami ng tao doon, hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Kasi nakakatakot kaya na ikaw yung maglilid, tapos hari o prinsipe yung namumudo noon. Amen? At alam natin, we know Moses, that the great Old Testament leaders, he wanted God to show him a sign. Ano ba yung gustong sinyalis na gusto ng Panginoon sa kanya? Kasi nagiging desperado na siya eh. Lord, ano ba yung sign para mapalabas ko na itong mga kapatid ko, Israelita? Amen? At sinasabi din dito, no, in the scripture, na si Moses ay nagkaroon ng ano time na makipag-usap sa ating Panginoon ulit. In one occasion, Moses got alone with God. Kasi nagiging desperado na siya eh. And away from the rest of the Hebrew to seek direction. Amen? Kasi paano ka naman makakakonsentrate kung
nandun ka sa mga crowd na nakikita mo o naaawa ka sa kapwa mo na nagiging alipin sila. Di ba? So hindi ka makapag-focus kaya umalis si Moises. Amen? And he wanted another divine guidepost or an omen o yung heavenly gesture o yung pagkilos ng banal na Espiritu nating Panginoon. Na kailangan niya yun. Kasi bakit? Sa kapanahunan na yon wala namang indicator si Moises eh. Na paano niya tahakin yung journey niya yun. Amen? Wala siyang mga siguro Google Map o yung mga Google na tinatawag na how to be comfort, how to be, di ba? Kasi ganyan tayo ngayon, di ba? Pero sa nung dati, nahihirapan si Moises. At alam natin na si Lolo Moises ay utal-utal na. Baka kulang na yung ipin ni Lolo Moises kasi tumutungkod na siya, di ba? Matanda na, di ba? So, nahihirapan na siya. Ngayon, kahit alam natin na si Moises ay meron siyang witness o meron siyang dinadalang tungkod o mahiwagang tungkod na nagvi-visualize, nagdi-demonstrate na nagiging, tawag nito, malinis yung lawa, di ba? Nagiging, tawag nito, yung lampara o yung fire burning, no? Sa madilim na daan, alam natin yun. At, but now, no, Moses want further clarification. Na kahit nasa kanya na yung presensya nating Panginoon, nagklaka-clarify pa rin siya. Kasi nga, naging desperado siya kasi naawa na siya sa kanyang kapwa Israelite. No? Kasi bakit? Naging masama talaga yung lugar ng Ehipto. Amen? So, as we clearly along the way, no, Moses asked to God to teach the way. Amen? Sinasabi din yun, teach me the way, O God. Paano ba? No? Let me know your way, Panginoon. Guidance ang hinihingi ni Moises sa ating Panginoon. At sinasabi na dahil gusto mo, no? Gusto ko Diyos, gusto ko Ama, no? O Panginoon na mapaalis yung mga kapatid ko dito sa Ehipto. Amen. We long for direction. Ganyan tayo eh, 'di ba? Lalo na nakikita natin ibang kapatiran, no? Nananalangin tayo na bigyan natin, no, ng tawag nito, ng direction yung iba nating kapatiran na nawawala na ng landas. Nalalaman din natin na napapariwala na yung buhay nila. Amen? At ikay, nalangin, no? Lord, ano bang magandang gawin sa kapatirang ito? Para hindi na siya mawala ng landas, para masolusyunan agad yung problema niya, hindi siya magiging tensyonado sa kanyang ginagawa, di ba? Ganyan tayo eh. We long for direction. We are like wanderers in the desert, crying out loud na, God, Panginoon, di ba? Kung if feel mo o yung imagine mo na nasa gitna ka ng, di ba, disyerto, saan may yung daan dito? Hindi mo alam, di ba? Puro buhangin. So mapapasigaw ka, baka siguro iiyak ka na. Amen? Ngayon, tinatawag din dito na when Moses prayed, no, hindi niya nakikita kung ano yung mga sinyalis maging sa lupa or sa kalangitan. Wala siyang nakikita talaga. Amen? In that desperation talaga, no, God, no, hindi siya pinabayaan ng ating Panginoon. Bagkos, binigyan siya ng something better na yung kailangan talaga niya. Kasi nagiging desperado na siya sa sayan ng Panginoon. Amen? At doon nalulugod ang ating Panginoon. Kaya binigyan siya ng pagkakataon na to this finish this race, sasayin niyo ako. Di ba? Sasayin niyo ang Diyos, sa atin yung Diyos. You want someone how na mag-show ng sa atin, ating Panginoon, then do it a desperation to God. Lumuhod ka sa Kanya, iiyak mo sa Kanya. Amen? Kasi bakit? Yung pagiging desperado natin sa ating Panginoon, natatouch yung puso ng ating Diyos.
Di ba? Kung naalala natin yung matanda at yung jazz, di ba? Pabalik-balik yung matanda. Amen. Ito yung mataninghaga na istorya natin, Panginoon Hesus Kristo, yung nangaral siya. No? Sinasabi doon na pabalik-balik yung matanda sa jazz. At bandang huli, no? Lumambot ang puso ng jazz. At sinabi doon na, pagbibigyan ko na nga to. Kasi ang kulit eh, nabibingi na ako. So ganyan din ang ating Panginoon. Kulang lang yan ang lambing, pabalik-balik para bibigyan ka ng sinyalis para makalabas ka dyan sa mga trials mo sa buhay. So, in the key, you make a desperate to God. Amen. So, kailangan po natin na magiging desperado para mailid tayo ng ating Panginoon. And, sinasabi din, if God leads our ways, no, He give a something better than a sign. Mas better pa sa mga sinyales. Hindi lamang yung, oh, ito Jeffrey, ito yung gawin mo. Ito yung mas maganda dyan na investment. Ito yung mas maganda na sasakyan dyan, di ba? Hindi lamang doon, hindi lamang magtatapos yung Panginoon sa pagkanyang paggabay sa atin. He make a something better sign. Ano yun? Baba tayo sa verse 14. Amen? The Lord replied, My presence will go with you and I will give you rest. Hallelujah! Ang presensya ng Panginoon, siya mismo ang sasabay sa iyo. Amen? Dahil sa desperado na pagpanalangin ni Lolo Moises, nireplyan siya na ating Panginoon ngayon. Moises o Jeffrey, sasama ako sa iyo. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mabahala. Huwag kang magdududa sa iyong daraanan. Bagkos, trust with me. No? Sinasabi dito na this was is the better thing that God offered to Moises. God promised Moises His presence. Amen? His presence. Napakasarap, no? Pakinggan o i-feel. Imagine mo, yung ating Panginoon ay sasama sa iyo. You are so special to Him. Special ka. Bakit? Kasi God personally and providentially offered something better than guidance. He promised to be their guide. Amen? Provincially, ibig sabihin, pinaglaanan ka ng oras na ating Panginoon, hindi lamang sa pag-guidance, kundi ituro niya, i-guide niya yung paruroonan mo. Ganyan kabait ating Panginoon. Ganyan siya mag-lead sa ating buhay. Amen? Lalo na, yung mga hindi pa nakatanggap dyan, ito yung katotohanan ni kaibigan mo, ni pamilya mo, ni kamag-anak mo. Hindi ka magagabayan ng wasto, kundi sa Diyos lamang. Amen? And He promised to accompany them, to be with them. He was not some God that only lived in a heavenly domain, but rather a God that chose to come down and live among His people. Siya lang yung Diyos o Hari na nagpababa sa atin para samahan tayo. Amen? Siya yung magli-lead na para hindi ka lamang mapariwara, hindi ka mapasama, o hindi ka madisgrasya sa lugarin na yan. Sa dinaadaanan mo. Amen? You know, no? Lately, no? God wouldn't provide handwriting to the road or sky, but He would offer His hand to Moses and His people and walk with them. Kung alam nang natin na hindi nagbigay ng no o nag-provide ng ating Panginoon bagkos, no, siya yung nag-offer sa sarili niyang kamay. Na tipong hinahawakan ka o dito yung daan kapatid. Huwag ka diyan. No, umalis ka diyan. 'Di ba? Kasi alam niya na mapapahama ka diyan, hinila ka ng ating Panginoon. So sasama ka talaga. 'Di ba? Kasi bakit We need a good guidance.
Amen? Side by side, no? Kailangan na yung relationship, no? Dito namumuo yung relationship eh. Kasi mahal ka ng ating Diyos. Mahal ka ni kapatid, kaya hihilahin ka talaga niya sa maganda na pamumuhay. Amen? At ganyan tayo sa ating Panginoon dapat. We may seek guidance, no? But God provides something better Himself. Na ito yung gabay na mas mahalaga o nakakabuti pa para sa atin. Kasi mahal tayo ng ating Diyos. Sinasabi dito, presence will go with you. My presence, di ba? Deep in our hearts, it's a guidance. Even more than guidance which we want. Yung gusto natin, nagabayanan tayo, pero binigay na ating Panginoon yung presensya na para tuluan yung daan natin sa pagiging Kristiyano. O hindi ka man Kristiyano, binigyan ka pa rin ng magandang daan sa iyong buhay ngayon. Kaya nakasustain ka sa year 2022. Amen? At alam nyo ba, nag-search ako sa Google, magkaiba pala yung guide at saka guidance. Magkaiba pala. Kasi ang meaning ng guidance is advice or information aimed at resolving a problem or difficulty, especially as given by someone in authority. Yun po yung guidance. So it means nag-a-advise lang siya para maitama ka yung sitwasyon na yun. Para maisolba yung mga trials mo sa buhay. Bagkos yung guide pala, sinasabi guide, no? Guide, a person who shows the way to others, especially one employed to show tourists or around places of interest. Siya talaga yung magtuturo ng daan para sa iyo. Amen. Hindi yung sinasabi na, oh, dito yung daanan, alam nung tour guide na hindi dyan yung daan, hindi yung papuntang heaven dyan, dito yung papunta. Dito yung papunta. Di ba? So, kasi bakit nagiging interesado yung tao para sa iyo, kaya ginaguide ka niya. Amen? Siyempre, Pilipino tayo, di ba? Gusto natin ng mga example. Oh? Example scenario. Ito. Nung bata pa tayo, gusto natin mag-aral. Amen? Sa nung papunta na tayo ng paaralan, nalilito ka kasi ang laki ng paaralan eh. Di ba? Example natin, doon tayo sa Ateneo. Doon sa Davao. Ang lapad nun. Ang lapad. Eh ngayon, doon ka nag-aral, baguhan ka. Di ba? Siguro, first year high school ka. So anong gagawin mo? Guidance. So it means, pag guidance, sa entrance pa lang, may mapa na doon eh. May mapa na doon kung saan yung canteen, saan yung library. So, minsan, naguguluhan pa rin tayo. Di ba? So, we need a guide. Tour guide. Di ba? So, hanap ka ngayon ng mga kaibigan na marunong o nakakilala o na nag-o-offer sa'yo na, ay, baguhan ka pala dito. Sige, samahan kita. O, ituturo ko sa'yo saan yung mga teacher's office, saan yung guidance office, di ba? So, may kaibahan. At kung di naman, kung ikay, bago, no? Bagong neighborhood o bago kang bumili sa villa na yan. Di ba? So, sinasabi dito, ano, saan kayo yung street na yung bahay ko? Di ba? Sinasabi din, oh, sa Genesis Street ka. Di ba? Kasi may merong mga village-village o yung tinatawag natin subdivision eh. May street-street yan. Di ba? So, magtatanong ka ngayon sa yung mga kapitbahay doon. Di ba? So, yun yung tour guide ngayon. Ituturo ka ngayon. O dito, yan yung bahay mo. Yan yung subdivision ng Genesis. Genesis Street, no? So, sa block 1, yung harap mo, yan yung may-ari ng SM. Di ba? Dinidescribe pa niya. No? Tinuturo pa niya kung sino yung mga ka-neighborhood mo. So, magkaiba pala yung guidance at guide. No? So, dapat be dual force. Kasi bakit? Kasi mas something, no? Be better sa sign lamang. Amen? Guidance, no? We need a
guidance for a Christian comes from our ongoing relationship to God. So, isa ito na nagbibigay ng gabay pa rin sa atin. No? Nagbibigay gabay to ongoing relationship para yung ating Panginoon, no? Ating Panginoon ay makausap tayo. Amen? And God, He wants to us to know Him. Para siya na naman, para siya yung magturo sa iyo. Kasi you ask guidance to God, siyempre magre-response yung Panginoon sa iyo and He will guide you. Ganun po yun. Amen? Para hindi tayo malito kasi marami pong daan eh. Hindi lamang left and right. Eh nalilito pa nga tayo sa dalawang daan, di ba? Paano na lang kung marami? Nasa counterflow tayo o sa round ball ng buhay natin. Amen? And He, at sinasabi na being guided by Him is a part of that relationship. Kasi may namumuna nga, you trusted God. You trusted that person. Kasi tinuruan ka niya. Amen? And sign are temporary. A relationship is permanent. Kasi yung sign na yan, mawawala yan eh. Yung mapa na yan, mawawala yan eh. At alam nyo ba, yung mapa na nakikita nyo dati ng mapa ng Pilipinas, may mali daw dyan eh. Di ba? We need a relationship na yung alam talaga ng mga tinuturo doon, di ba? Yung mga, ano pa, mga blueprint, mga ano pang mga papel-papel na yan, kailangan natin ng good relationship. So being guided by God, He create relationship. Amen? Sign can be misinterpret, misread, or not seen at all. God wants to lead us each step of our journey, not just in the biggest. Hindi lamang sa mga importante. Bagkos, ating Panginoon ay nag-lead sa atin every step ng ating nilalakbay dito sa mundo. Kasi gusto niya, maginhawa ka, may kapayapaan ka. Amen? Sinasabi ganyan doon, di ba? My presence will go with you and I will give you rest. Amen? Kung sa realidad, no, ituturo lang sa'yo at pababayaan ka na, ang ating Panginoon, bibigyan ka ng kapahingahan. Hindi lamang sa mga importanteng tao ito, ha? Kundi sa mga maliliit na tao. Yung tipong mahirap na talaga. Eh, maging nga yung ibon, di ba? Hindi pinabayaan ng ating Panginoon na bigyan sila ng pagkain. Amen. And He does the best by walking with us. But being in a relationship with us, ito yung ginawa ni Lolo Moises. Amen. Kasi habang naglalakad si Moises, kasi ito yung pagkakataon in the book of Exodus, ito yung hinahanap nila yung Mount Sinai. Kasi may ipapagawa yung Panginoon para sa kanya. Amen? In this relationship that Moises experienced, one of the most telling indicators of Moises' life and found in Exodus. So, ito yung pagkakataon na matanda na si Moises. Tapos, gusto niya makamit yung last journey niya sa Panginoon. Yung makuha yung ano, Ten Commandments. Amen? And sinasabi nito, the Lord spoke with Moses face to face. No? Na kanya pong na face to face ang ating Panginoon. Just as a man speak with his friend. So, in this situation, hindi lamang nag-uusap sila na parang wala lang. In this time, they have na namumuo, they create a relationship. Bakit? Kasi dahil nagiging desperado si Moises, kasi alam niya na napaalis na niya yung kapatiran niya sa pagiging alipin, nadala na niya eh. Amen? So ngayon, they have create relationship. Ganun pala yun. Kasi kung nagiging desperado ka, gagawan ka ngayon ng something better ng ating Panginoon. Amen? And this verse speaks to the reality and depth of our communion between God. Namumuo tayo, no? Communion, yung pakikiisa sa atin
No, pakikisa natin sa ating Panginoon. And Moses was God's friend. Alam naman natin yun. And also with us. Amen? Kaibigan, tayo natin Diyos. Diba? We are sons and daughters. We are children of God. Not because He was perfect, gifted, or powerful. Hindi man tayo ganun kagaya ni Moses, but they were friends. We are friends because we trust each other. Kasi, nagtiwala ka sa Kanya eh. Ginabayan ka, di ba? At tinuro pa Niya, pinakita pa Niya. So, He trusts with us. Amen? And, kailangan ibalik din natin yung trust na yun. And, we need to talk each other. Siyempre, para yung communication natin, di ba? Naayon sa bawat isa. And, we share common interests. Kung ano man yan, di ba? Mga trials sa buhay, mga financially, or mga relationship, broken relationship, o yung ating mga tinatawag na mga position, di ba? Ating mga career. Kasi bakit kahit anong ahon natin sa buhay natin, kung walang nagli-lead, walang nag-guide, wala yung tinatawag na mag-show sa atin ano yung mas nararapat, baliwala, gulo-gulo buhay pa rin. Amen? GGB. No, gulo-gulo buhay pa rin sa atin, no? Minsan nga sa pagiging Kristiyano natin, di ba? Kahit malapit na diyan si pastor, doon ka pa rin naghahanap ng magandang payo sa alam mong nag-golf na kapatid mo, sa mga friends mo, di ba? Malapit na si pastor eh. May nakakalimot tayo. And Moses was a real person who had real encounters with real God. So, doon siya nakipag-usap. Kasi, nakapanayam na yung ating Panginoon eh, face to face. Hindi man niya nakikita yung pagmumukha nating Panginoon bagkos yung presensya ng Panginoon na sumasa kanya. And this relationship provided him with the direction and guidance he desired. Ngayon, nalaman na niya saan yung patutunguhan niya. Kasi bakit? Sinabi ng Panginoon eh. Yan yung pinangako niyo. My presence will go with you. At habang, no? At habang naglalakad sila, no? Ginagabayan siya ng Panginoon at may kapahingahan. Hindi siya, ang tawag ito, yung naguguluhan. Hindi siya natetensyon. Kahit na mainit yung disyerto na yun, no? May gumagabay. At alam naman natin na yung basto ni Moises ay lagi niyang tinataas. Kasi meron yung tinatawag na clouds na nagbibigay sa kanila ng magandang, no? Magandang climate. Amen? And we want to know, if we want to know the God's will, we must get to know God first. Amen? Because the guidance we hints o nakasalalay ay yung relationship natin sa Kanya. We need that tinatawag na intimate, no? Intimate na relationship para sa Kanya. Kasi parang tinatawag na gaya nito, di ba? Tinatawag as in scenario na siyempre yung binata pa tayo or dalaga pa, di ba? We need to know na yung relationship natin doon sa nililigawan o naniligaw, di ba? Pag-iipag-usap, di ba? Pag-iipag-usap, no? Pag-iipag-usap kasi doon namumuo yung relationship, di ba? So, sinasabi natin kung yung mga di gusto natin, yung mga gusto natin, di ba? Yung gusto natin sa kanya, yung gusto mo sa akin, di ba? Ganun tayo eh. So, nakasalalay sa relationship. Kasi nagiging desperado na tayo and to make something better, no? Kailangan natin ating Diyos para maggabay sa relasyon na yon, sa financial na yon, no? Sa mga karir na yon, di ba? Amen? And if we seek the guide more than guidance, we just might see the sign we are looking for. And even more, we receive some wonderful benefits. Kung tayo ay, no? Kung tayo magkakapit sa relasyon na ating Panginoon. Amen. And speaking of benefits,
in relationship, ito na nga, no? They have when God leads the way, we are benefits of this relationship. Amen. We are people who have grown accustomed o yung nakasanayan na natin na magbibenepisyo tayo sa iba o may balik na benepisyo sa atin. Kasi yun ang nature natin, no? No? Ating napaglakihan. Amen. And we want them all. No, kailangan na may mabuti akong nagawa, meron ding mabuting balik sa akin. Ganon din tayo, di ba? At sinasabi sa ating buhay, no? We expect them because God's presence accompanies us. Lalo-lalo na kung ang Panginoon sa atin ay dumadalo, sumasalo sa atin. Amen. And we have some yung nakakamangha na benefits na alam natin na ang Diyos ang may gawa. Amen. Kasi sa pagiging giver mo, sa pagiging mapagmahal mo, kahit alam mo ganyan yung pag-uugali niya, still, namamangha ka kasi bakit? Bigla-bigla na lang or may time na babalik yung tao, Coach Jeff, kapatid, maraming salamat. Kasi dahil sa'yo, nung inaway kita kasi sinabihan mo yung asawa ko, ganito, ganyan, ngayon nagkabati na kami. Kasi bakit? Nalaman ko yung katotohanan na mali. Amen? At natanggap niya, di ba? So, mayroong mga ganung bagay. So, mayroong benepisyo na pag yung Panginoon ay nag-lead sa yung landas, ito yung mabibenepisyo natin. And in tinatawag na we have better experience o maging sa ating mga accountability, no? Yung mga tao na gusto nating magabayan or use of a yung tinatawag na mas marahil ito yung benepisyo na mas higher pa na makakuha ka ng house and lot, di ba? Yung nanalo ka sa loto, di ba? O yung tipong ikaw yung pinakamayaman. Mas better pa dito. Kasi bakit? Kapahingahan, kapayapaan, at tuwing natutulog ka, walang gagambala sa'yo. Kasi yung iba naman, sobrang yaman, nagagambala kasi baka magnanakawan sila, di ba? Mamasakir sila, di ba? So iba pa rin yung natutulog ka na matiwasay. Amen? At these are the benefits package of a relationship with God as a disfollow. So, unang-una, we have a companion. So, meron tayong nakakasama. Kahit alam natin na tayo alone, meron pa rin tayong kasama. Amen? Balik natin ulit yung promise niya. The Lord replied, "My presence will go with you." Sinasabi dun ang Panginoon na mismo ang nagsabi kay Moises. Kaya, sinamahan si Moises ng ating Panginoon. Kasi bakit? Lagi niya pinapanalangin, sino bang sasama sa akin, Lord? Sino bang yung magiging assistant ko? Lagi na lang ako nasa laptop . Ako pa yung mag-set ng camera. Ako pa yung kakanta, di ba? So ngayon, bibigyan ka ng gabay na ating Panginoon. O turo. Di ba? This is a lot of meaning. Yeah, this is a lot of meaning. Yung tinitipo, hindi lamang my presence will go with you. Meron tong maraming meaning sa atin. Oh? So, sinasabi dito, if sinasabing presence, He walks with you. Amen? He talks with you. Ganun . He tells you what the right, no? What is the right na gawin natin? Dahil tayo'y kanyang pag-aari na. Kasi you have trusted at you created a good relationship to our God. So, pag sinasabi na nag-uusap na kayo, di ba? Nagkasama na kayo, mag-holding hands pa. So, i-create the joy that we share, no? As we wait there. Amen? And para di naman natawag niyo mauumay o yung tinatawag na sa paghihintay mo, di ba, na-enjoy mo pa. Kasi, masarap kausap ang ating Panginoon.
Akalaan mo, in a scenario na si Moises, no? Dinadala niya siguro libu-libong mga alipin, di ba? Siyempre, kung ikaw yung nangunguna, kapagod naman ito, Lord. Ang init-init, siguro ang init, wilderness eh, di ba? Egypto. Oh, di ba? So ngayon, saan nakukuha ni Lolo Moises yung ganung galak? Siyempre, kasama niya yung Panginoon eh, yung presensya ng Panginoon. So ganun din tayo, di ba? Pag nagsisimba tayo, puyat na puyat, di ba? Kulang sa tulog, pero pag in the Lord's Day, so Friday o Sunday, galak na galak tayo kasi bakit? Makikita ko na naman yung presensya ng ating Panginoon. Magkakanta na naman ako sa Kanya. Do? So, nandiyon yung hype. So, para hindi ka mauumay, no? Sasamahan ka nating Panginoon. Amen? And regardless of our condition or circumstances, no? Circumstance, God is with us. In our situation, don't change God. He is still with us. Huwag mong palitan ng ating Panginoon sa bagay na, ay, nakalimot na siguro ang Lord sa akin. Kasi, hindi na ako pinagpapala. Lagi, parang, mabibigat na lang lagi yung dinadanas ko. Di ba? Pero hindi mo ba napatanong sa iyong sarili? How you sustain that? Kasi bakit nariyan yung Panginoon? Amen. Baka siguro, nandiyan lang siya sa paligid mo eh. Tinitignan ka. Because our God is like a CCTV. No? Eh, paano ba niya malalaman? Kung yan, paano ba niya malalaman eh, yan yung gusto mo? Di ba? Yan yung kailangan mo. Di ba? Praise God! Kasi minumonitor tayo. Amen? And don't forget what you told us about na yung sa kay Moses pa doon sa wilderness na i-refer natin yung promises niya. Amen? Hindi natin itawag ito, yung sarili lamang. Bagkos, habang tayo naglalakad doon sa wilderness na yon, lumingon ka din sa likod. O mga kapatid, di ba? Nandito lang ako. Pagod na ba kayo dyan? Di ba? Oh? Alam nyo ba na ang pangako ng Diyos? Ganito, di ba? So, nag-i-encourage ka ngayon ng tao. Amen? So remember, the God of universe walk with us. Alam natin, amen? He is our companion, our friend. The whole world may walk out on us, but God never will leave you. We have His word on that. Amen? Kasi yan yung pangako niya eh. Di ba? Yun ang gusto nating marinig, pangako. Amen? Na hindi napapako. Amen? And pangalawa, we will experience rest. Hindi to rest na nakahiga ka, ha? Hindi to yung rest na nakaupo ka, nanonood ng Netflix. Hindi po. This is the rest that God will give you. The rest that is spoken of here is the rest that comes while we are on a journey. This is the rest that reach na yung nag-i-struggle ka, amen? Yung tipong naguguluhan ka sa yung isip, no? This is the rest that He will give a calmness and a security that comes through walking with Him. Yung kalmado lang ba? Amen? Yung meron kang security sa paligid mo. Merong nagbabantay. Yung tipong kahit maraming kayamanan dyan sa bahay mo, maganda yung tulog mo. Walang nag-aaligid na mga kawatan. Di ba? Kahit alam mo na, sabihin natin, mayroon kang nakilalang neighborhood na ganito yung ginagawa. Pero natatakot pa rin sila na pumasok sa bahay mo. Amen? Hindi lamang na yung rest na yon ay na kumbaga nagbibigay sa iyo ng kaba sa yung dibdib, yung rest na yon ay nagiging comfort mo na. Nandiyan naman si Lord eh. At sinabi niya yon, Lord,
alam ko, no, na hindi mo ko pababayaan. Di ba? So, ibalik din natin kung ano yung sinabi nating Panginoon. Amen? And rest provide the compass points that show us where to go also. Yung tipong habang naglalakad ka, no, komportable ka, bigla na lang na yung paa mo, ay, dito yung tamang landas. Amen? Hindi yung nagdadalawang isip. Yung tipong pagpupunta ka ng Bisha Market, di ba? Alam mo na agad. Alam mo na agad, papuntang Robinson, mga mall, di ba? Di ba? Alam mo na yung tinatawag na, ay, doon ako kasi may kapahingahan ako doon. Merong Starbucks doon. Di ba? May, sinasabi yung Dunkin' doon. Di ba? Alam mo na agad. Amen? And it is the solitude o yung pag-iisa natin that give us wisdom. Amen? Kasi, pag alam natin na kapahingahan yung pupuntahan natin, amen? Siyempre, bibigyan ka ngayon ng yung tinatawag na karunungan na ano pa ba yung magandang gawin? Ano pa bang magandang gawin except sa pagkakape, di ba? Pag siguro nanonood ka ng movies, no? So, meron pang mga bagay na nag-enhance pa para sa atin. Kasi bakit? Pag tayo ay nasa comfort na, no? Yung rest na rest ka, baka matuluyan tayo, no? Nakatulog na. Di ba? Na dapat meron pa tayong gagawin, meron tayong mga lecture pa. Amen? In a God's way, no? Na alam natin na rest is the testimony of trust. Amen? Habang ikay nang mamahinga, you are being, no? Na natetestify mo sa sarili mo na walang gagambala sa iyo. Kasi alam mo na sa paligid mo ay protektado ka. And the benefit of living in God's presence also. Ito yung alam mo na yung presensya ng Diyos ay lagi sa iyo. Amen? Even our, tawag ito, even namumuryot ka na, the God is also can snuggle you. Up to close, no? Na ma-feel mo yung kanyang embrace, yung yakap niya. Na meron lagi na yung nalulungkot ka kasi di talaga maiwasan yung mapag-isa ka ba? Kahit alam mo na maraming pera, paano ko kaya gagastuhin to? Di ba? Paano ko kaya? Oh? Di ba? Kasi normal na sa atin yung mawawala ng pera, di ba? Saan kayo kukuha ng pera? Saan? Yun naman yung parang kumbaga na-hype ko ba? Saan kayo gagastuhin sinto? Oh, di ba? Kasi doon din tayo pupunta eh, di ba? Kasi ibibless tayo. No? Kasi yung kapahingahan na yun, kahit na nandyan na sa ating lahat, na sa akin ng lahat, ay komportable ka. Amen. Akala nyo ba yung pagiging isang mayaman, isang tawag nito, Hall of Fame, mga tawag nito yung best of best pa dyan, ay, di ba, nalilito din sila, natatakot din yan sila, di ba? Kasi nga, meron silang pangalan na pinanghahawakan, pero tayo, ang pangalan ng Diyos ang pinanghahawakan natin. Amen? And number three, we will be distinguishable. Yung nagiging different tayo o kakaiba. Amen? Kakaiba. So sinasabi dito, being clear enough to recognize or identify as different and discernible. Amen? Ito yung yung na-emotion natin na ay kakaiba yung ganitong bagay, kaya nade-discern mo agad na huwag yan, kapatid. Amen? At ito yung time na si Moises ay napatanong, no? Napatanong. Sabi doon, in verse 15 and 16, then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us, no? Do not send us up from here. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us?
Tanong niya, what else will distinguish me and your people from all the other people on face on the earth? Amen. So, sa Tagalogin natin, no? Sinabi ni Moises sa kanya, kung hindi po ninyo kami sasamahan, huwag niyo na lang po kaming paalisin sa lugar na ito. Dahil paano po malalaman ng iba na nalulugod kayo sa akin at sa inyong mga mamamayan kung hindi niyo kami sasamahan? At paano mo nila malalaman na espesyal kaming mga mamamayan kaysa sa ibang mayayaman sa mundo? So, we suppose na nagdi-desire, no? Nagdi-desire si Moises na kung kakakaiba kami, Panginoon, no? Kailangan yung presensya mo ay palaging nasa amin. Amen? At ilayo mo kami, no? Iset apart na sa makamundo na kami yung mangunguna. Amen? And God's presence does just in that in our lives. Because God's presence, we are holy. Amen? We are holy people. As being started before, na tinanggap natin ating Panginoon, kakaiba na tayo. Amen? Kasi bakit yung namuhay na sa atin ay pumumuhay ng presensya na ng ating Panginoon. And we face the presence of the Lord. Amen? At lagi natin tatandaan na ang namumuhay na sa akin ay yung presensya na ating Panginoon. Amen? So, dapat na ma-discern natin yung ating mga gawain. Amen? At atin po yung palalaguin. Kasi bakit? Doon tayo nag-question sa sarili natin eh. Na, Lord, nandyan ka pa ba? Kasi parang may mali na sa ginagawa ko. Di ba? So, minsan hinahayaan tayo ng Panginoon kung ikaw ba'y natututo sa kanyang tinuturo. Amen? And God, and when we come into God's presence, we are on holy ground. Amen? So, kailangan, we are holy also. And we set aside one day na kailangan meron tayong ginagawa in a Sabbath day, no? In a cell group, kailangan po natin yun. Because holy means set apart to distinct. Kasi para hindi siya mawala. Amen? And when we come into God, no, we entrust to Him. Because we accompany to His presence. We are not because, no? Imperfection, no? Tao lang tayo eh. Kailangan natin yung ganung bagay kasi namumuhay tayo sa kanyang imahe. Amen? And a holy person takes God's accompany presence seriously. Kailangan seryosohin po natin to. Amen? Hindi natin gawin na patawa lamang. Hindi natin gawing halimbawa sa iba yung mga salitaan niya. Bagkos, isa sa buhay po natin. Hindi lamang nagsishare tayo ng mga gospel o yung kanyang mga promises o mga commandments. Bagkos, lagi po natin yun i-adapt o i-attach sa ating buhay. Kaya nandito tayo ngayon, di ba? Na mas makilala pa natin ang ating Panginoon. So, yun, doon makikita na tayo'y magiging kakaiba na sa iba tao na naniraan dito sa mundo. Kasi sila din magsasabi sa'yo na nag-iiba ka na, Jeff. No? Iba na yung panalita, di ba? Yung mga advices, parang nagpo-progress na lagi nang may in God's will, in God's perfect time, di ba? Kasi doon tayo mas nakakilala sa ating Panginoon. And think about it, we are consciously aware of God's presence. Amen? Na-aware na tayo eh. It will impact our thoughts, our behavior, and our mind. No? So, malaking benepisyo po sa atin yun. Sa ating tawag ito, yung makikihalubilo natin sa ating kapwa. And, hindi natin alam, no? It's more powerful than having your mother on a date with you or a father with you. Diba? Kasi bakit? Nagahayo ka eh.
nag-i-evangelize ka. Hindi mo alam, di ba? Na-realize yung tao na pinagsabihan mo, nagsimba na, nanood na, di ba? So, hindi natin alam. Ang alam natin ay, yun yung kapangyarihan ng Diyos na pinapakita sa kanila. Amen? And God's accompanying presence causes us to think different, act different, talk different, and love different, and serve different. Hindi lamang na tayo nakakasalamuha ng ating kapwa, no? Ay doon na lamang sa pag-advise, kundi ating pang-inaakbayan, kapatid, okay, ganito yung gawin natin, magsimba ka para malaman natin kung ano yung gusto mong, no? Di ba? Magpa-advise tayo, magpa-guide tayo. Di ba? Kasi bakit? Pag tayo nagsalita, binibigyan natin ng mga word of wisdom na ating Panginoon sa gospel niya. Hindi lamang yung, hindi yung makamundo na sabi na ilalamesan natin yan, di ba? Mga inuman dyan, ganyang mga bisyo. Mas malayo na tuloy. Mapapariwara yung ating kaibigan o mga ating mga kaanak. Amen? At lalo tayong makikilala ng Diyos pag, no, ganitong bagay. Amen? We will be known. Mas makilala pa natin siya. Amen? Can you imagine ba yung tipong kilala ka ng Diyos? No? Mas nagagalak ka pa nun kasi sa dami ba naman ng tao? Kilala ka natin Diyos. No? Kung yung na-encounter mo siya, ito yung intimate, no? Intimate experience sa ating buhay. At sinasabi pa doon, and the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked because I am pleased with you and know you by name. Yun ang maganda. Kasi kilala ka ng Diyos eh. Talagang sinabi yung pangalan mo kasi nalulugod siya sa'yo. Sa mga ginagawa mo, no? The way na makipag-usap ka sa kanya, alam na niya. Nandyan siya agad. Di ba? Yung tipong, oh, may kailangan ka, Jeffrey, alam ko. Di ba? At mapasabi ka lang, bakit mo alam? Di ba? Can you imagine na yung di lang importance, yung significance to Him that He gave to us? Yung tipong, siya na yung presidente, siya yung siguro mayor dun, sa laki ng barangay na yun, kilala ka? Sa entrance pala ng barangay station niya, oy, paring Jeffrey, dito ka. Alam kong may kailangan ka, di ba? Yung tipong ganung bagay, nakaka-amaze ba? Lalo na lang siguro yung mga ginugusto natin mga artist, di ba? Mga Hollywood actors, di ba? Eh kung nandun ka sa concert, kahit nandun ka sa entrance, matatawag ka ng gusto mong artist. Di ba? Kumbaga, example natin, kung sa akin naman, gusto ko talaga ng artist is si Eminem. Oh, Eminem. He is a good rapper and he is also a top one na views sa YouTube. Kasi gusto ko yung lifestyle niya ba? Paano niya tinaas yung sarili niya? Kasi siya ang nag-iisa na white, no? White American na artist. Kasi yung mga rap artist talaga, mga negro talaga yun eh. Diyan yung mga gagaling. Pero siya, na-ahead niya lahat yun. So, ganun din ang Panginoon sa atin. Mas lalo, mas pa talaga sa ating Diyos. Kasi buong universe siya eh, pagmamayari niya eh. Tapos ikaw, kilala niya. Di ba? So, yung mga ganung senaryo, na-amiss sa buhay mo yun eh. Grabe, hindi pa rin pala talaga ako nakakalimutan. Di ba? Lalo na kung meron kang mga mabubuting ginagawa. Amen? No? It hard to explain sa ating sarili bagkus alam natin na ito yung ginawa mo sa akin, o Diyos. Binago mo ako. Amen? And there's a great value para sa akin.
para sa iyo, kapatid. Na sa mata ng Diyos, special ka. Lagi po natin tatandaan 'yan na we are bringing sense, no, of significance to our life. God is the greatest one. And He knows you by name. Kilalang kilala yung Diyos sa atin eh. Maging hindi believers, di ba? In fact, He knows everything about us. Kaya kailangan magbalik loob tayo, kapatid. Yung tinatahak nating landas, hingi natin yung katuruan natin, Panginoon. Kasi kung siya yung mangunguna sa'yo, kapatid, alam mo na mabuti yung patutunguhan mo o yung nilalakaran mo. Amen? Hindi man agad-agad yan. Bagkus, pinaunti-unti na pinapatuwid ka na ating Panginoon. Lagi siya na nandyan para sa iyo. Hindi siya malayo, kapatid. Malapit lang siya. Amen? So, ang conclusion natin, when we lead by God, does not see God's face. Alam na natin yon. Bakit kaya ganon, di ba? Because we see where we've been, no? Nakikita natin kung saan siya galing. Amen? And what He's done for us. Alam na natin na siya yung nag-redeem sa atin para mabigyan tayo ng salvation. So, dapat siya talaga yung manguna sa buhay natin. And we do not anticipate or second guess God. Huwag na tayong magdadalawang isip pa na mayroon pang ibang Diyos na nakakahigit pa sa Kanya. Amen? And it's only after long reflection sa buhay Kristiyano mo, no, na dapat yung pagre-reflect mo, dapat mag-impact na sa buhay mo. O matatamaan ka na sa Kanyang mga salita. Amen? Sa Kanyang mga promises. Amen? At sa mga ginawa Niya dito sa mundo. Kung paano Niya pinagaling yung may sakit. Amen? Kung paano Niya binigyan ng comfort yung babaeng makasalanat at dinudugo, di ba? Kung paano Niya binigyan ng gabay at pagturo si Moises in the wilderness. Amen? At lagi natin tatandaan. Amen? Lagi natin tatandaan na ang Panginoon ay nandyan lang lagi. Amen? At lagi natin experience na God does not always point the way. Amen? Hindi siya po siya compass. Hindi po siya Google Map o ibang mga translation. But He leads the way na kung saan tayo mas nararapat. No? He will, no, in front of you na kailangan mo lang ay sumama sa Kanya. Amen? O kailangan mo lang na magiging leader siya sa buhay mo. I-entrust mo sa Kanya lahat. Ibigay mo ng mga suliranin mo sa buhay. Kasi when God leads you the way, your way, no, you become a desperate sa iyong buhay. Lagi mo na siya kakausapin. Amen? At alam mo na meron pang better something na gagawin para sa iyo at yun yung presensya Niya na ibibigay para sa iyo. And He will give you a benefits kasi bibigyan ka ng relasyon na hindi nagmamaliw. Amen? Hindi nawawala. Amen? And being experienced to God's presence is that the good thing para sa ating buhay Kristiyano. Para lagi tayo nag-aalab. Amen? Hindi nawawala yung apoy natin sa ating relationship sa Kanya. Amen? So, tayo po magsitayo. Amen? Hallelujah. Glory to You. Hallelujah. Hallelujah.
Oh, praise your name, oh God. Maraming salamat, oh Diyos, sa pagkakataon na ginamit mo ko, Panginoon. Hindi mo po sapat, oh Diyos, bagkos alam ko po sa mga nanonood, sa naka-witness at Panginoon, alam nila yung gusto mong i-reveal para sa kanila, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na ako yung privilege na napagsalita ito, Panginoon, na makapagbigay o makapag-spread ng iyong salita, o Diyos. Bagus, patuloy mo kami, Panginoon, na makapanayam ka lagi, mangusap sa amin. Turuan mo kami at gabayan kami, Panginoon, sa landas na aming tinatahak, o Diyos. Kagaya ni Moises, Panginoon, na lagi kang nandyan. At hindi namin makakalimutan na yung pagiging prayerful namin, Panginoon, na lahat naming hinihingi, na lahat na aming kailangan pa, o Diyos, alam namin na yung pong mabibigay. At sa mga kapatiran, Panginoon, na gusto po nila na mayroong magagabay o manguna sa kanilang landas, teach them, O God, lead the way na yung mas nararapat sa kailang buhay, Panginoon. We pray na naway matanggap na nila, O Diyos, na ikaw ang dapat na magiging leader sa kailang buhay. Na dapat ikaw ang manguna at magturo kung saan yung mas kailangan pa umainhance ang pagiging buhay Kristiyano. Lahat po ito, Panginoon, dinudulog namin dahil alam namin ikaw lamang ang may alam sa aming kinabukasan, o Diyos. Lahat, we entrust to you, Panginoon, na sa pagkakataon na nagiging mapag-isa kami, bigyan mo kami ng kapahingahan gaya ng sinabi mo, o Diyos. At lagi yung presensya mo ay sumasamin. Maraming salamat, o Diyos, sa mga gabay, sa turo, at sa pagiging magandang ehemplo na way itong lahat, Panginoon, ay may dako namin, mapalaganap namin, at makuha namin yung gusto mong hangarin para sa amin. Maraming salamat. In the name of Jesus, we pray. Amen at amen. Hallelujah.